So, hello mga kagala! For today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng mura-murang musubi. So, bago natin simulan ang video na to, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe. Thanks! So, yung mga ingredients na gagamitin natin dito ay ham. Liberty ham po yung ginamit natin dahil mura-mura nga po. Yung ibang ginagamit talaga dito is Spam. Gagamit din tayo ng sake. Yakisoshi nori. Ano ang tawag dito? Seaweed. Nangalimutan ko. Tapos meron din tayong nori na bibili rin sa mga supermarket. Ito bili ko dito, nasa 147. 10 sheets na siya. Tapos, gagamit din tayo ng mantika. Pamprito dun sa ating luncheon meat. Asukal, tsaka toyo, pang marinade. At syempre yung ating kanin. So, tara! Dahil dito natin pipituhin yung ating Liberty Luncheon Meat. So, sa isang lata po ang nagagawa niya ay 10 hila. Pero depende na rin po sa inyo kung gusto niyo pong mas marami, edi mas hindi sa inyo. Kung gusto niyo na mas malasa, edi kapalan niyo yung hila. Pipretuhin lang po natin siya ng slight to slight. Ginagawa natin po yung para hindi siya madilim. Maglalagay lang po tayo ng toyo. Tansyahin nyo na lang po. Depende sa dami ng inyong slices ng inyong nagawa luncheon meat. So, yung ating pong nagawa sa ating luncheon meat ay 10 slices lang. Yan, medyo mainit na po agad yung toyo natin. Mag-add po tayo ng asukal. So, mga 5 scoop po ang nilagyan. Haantayin lang po natin siya mag-caramelize. Sa matunaw yung asukal at kumago sa toyo. Antayin na po natin siyang kumulo hanggang sa lumapot na po yung ating sus. Medyo nagka-caramelize na po yung ating sauce. Yan. Antayin lang po natin ng medyo lumapot pa siya ng konti. A few moments later. Yan na po siya guys. Medyo nagka-caramelize na po siya. So, ang gagawin natin ay ilalagay na po natin dito yung lunch meat. Para kumapit po yung lasa. Iwalay-walay na lang natin para ma-spread po yung pinaka-sauce at ma-absorb po ng ating luncheon meat.
Kailangan po lahat ay balutan. So, naluto na po yung ating luncheon meat. So, atin na po siyang babalutin. So, kailangan na natin dito yung nori. Ito po yung nori. So, sa isang sheet niya, makakagawa na po kayo dito ng apat. So, kuha po tayo ng isang sheet. Hatiin lang po natin siya sa apat na piraso. Gagamit lang tayo ng gunting. Okay. Para lang kayo nagugupit ng papel. Ganyan lang siya guys. Gugupitin nyo lang. Tapos, lagay natin siya sa isang plato. Dahil nga po 10 piraso yung nagawa natin, so magugupit pa tayo na 2 pang sheet. Napakadali niya lang gawin guys. Sobrang simple lang. Pwede rin siyang pambaon. Mamaya makikita niyo yung finished product. Kung nga pala guys, itatabi niyo pala yung pinakalagayan. Kasi dito natin imomold yung kanin. Ito nga yung ating spam. Tatabi niyo yung pinaglagyan kanina ng luncheon meat niya. So, isa pang gupit. Para sa 10 pieces. Next time guys, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng sushi. Sushi from Tira Tira. Yung mga Tira Tira'ng ulam nyo, pwede nyo ilagay yun sa loob ng sushi. Last time gumawa kami. Pero next time, tuturuan ko kayong paano. So, gupit-gupit pa tayo guys. Gupit-gupit. So, nagupit na natin siya guys. Tatabi pa natin to for later. So, ang gagawin naman natin ngayon ay magmo-mold na tayo. So, mga kagala, mag-i-start na tayo mag-mold ng kanin. So, yung iba guys, nilalagyan pa nila to ng rice wine or rice vinegar. Pero dahil wala tayo noon at hindi naman tayo mahilig sa maasim, kanin na lang yung gagawin natin. So, kukuha lang tayo ng kanin at ilalagay natin doon sa kanin. Oh, no! Yun na yung pinaglagyan mo, luncheon meat kanina. Tansyahin nyo na lang yung amount kung gano'ng karaming kanin yung gusto mo ilagay. Kailangan guys, pipit-pitin nyo pala siya ha. Kasi pag hindi siya pit-pit, magsasabog-sabog siya. Paano masabi? So, kumuha tayo ng kanin. So, ganito lang siya guys. Pipit-pitin nyo lang siya ng konti. Kailangan medyo maganda yung pagkapit-pit nyo kasi nga, pag hindi maganda, magsasabog-sabog siya guys. Paano masabi? Ganyan lang siya kadali guys. Murang-mura pa yan. Kasi yung mga ingredients natin dyan ay so, mga kadali. So, yan guys. Pit-pit pa more. And more and more. Pit-pit pa tayo dyan. So, yun na mga kagala. Ito yung mga pinipit nating kanin galing dun sa ating holder. Kung nakikita nyo, ayan, naka-sheet na siya. So, gagawin na natin siyang spam. So, ang gagawin nyo lang, kukuha kayo ng isang nori. Yung kinat natin kanina. Then, ipapaton nyo lang dun yung ating kanin. Ayan. Tapos, guys, nalagyan natin siya ng isang luncheon meat. Kuha tayo ng isa. Ayan guys, ipapatong nyo lang siya sa ibabaw. Ganyan lang siya. Kung gusto nyong lagyan ng sauce, pwede din. Para malasang-malasa siya. Okay guys,
Then after nyan, isas ilalak na po natin. Ganyan lang po yun. Nalagyan natin siya ng konting tubig, guys, para mag-lock. Okay. Yan. Ganun lang kadali, guys. Meron na kayong musubi. So, ulitin nyo lang yung process hanggang matapos nyo yung 10 piraso. So, pakita ko sa inyo mamaya.